Hi! Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo HD Digital TV Box. Ito po ay pakita ko sa inyo kung ano po yung inside ng box. At usapan na rin po natin yung features. Kunting features na makikita natin. Ito po yung model niya. Saka serial number. Ito po yung CCA, katumbas po nito yung card number. At ito naman yung setup box ID or box ID. Yan po. Makita naman po nito natin ang specifications. Yan. Dito naman, what's inside the box? Meron po dyan nakalagay digital setup box. Yun po yung box mismo. Power adapter. HDMI cable. Mini audio video cable. Remote control unit. At dalawang piraso ng AAA na batteries. Yun po yung expected na nasa loob. Yung features naman niya, nung box na ito, ito po yung nagustuhan ko sa box na ito kasi may special features to eh, na wala sa iba. Yung una po, electronic program guide. Ano po ang kagamitan ng purpose ng electronic program guide? Doon po ninyo makikita yung mga palabas na naka-program na mga program na ipapakita nila. Doon po nakalagay po doon yung time, yung title ng program, title ng movie. Makita po ninyo doon sa remote, mayroon po doon nakalagay guide. Doon po yung pipindutin ninyo, tsaka lalabas yung electronic program guide. Features din po yung favorite channel setting. Yung mga channels ninyo, pwede po iset ninyo doon sa remote ninyo na ito yung favorite channel niyo para madali po ninyong may access yung channels. Yung sunod po yung program reminders. Halimbawa ay may papanoorin po kayong program tapos ayaw na ayaw talaga ninyong ma-miss, set nyo lang po program reminders. Tsaka paralahanan po kayo ng box pag malapit na magsimula yung program. Next naman po ay parental control. Halimbawa, pag may mga channels kayo na ayaw ninyo panuorin ng mga anak ninyo kasi hindi po angkop sa kanilang edad, set nyo lang po dyan parental control. Yun po yung gamitin na features ninyo. Yung kasunod po, ito po yung pinakabago na wala po sa naunang mga box. Personal video recorder. Ano po yun? Pag kayo po ay may palabas or program na gusto ninyong panuorin pero kailangan niyong magtrabaho, kailangan niyong umalis, tapos ayaw niyo ma-miss, pwede niyo gamitin yung personal video recorder na feature. Kailangan niyo nga lang ng bumili ng memory, USB plus memory. Kasi doon po niyo i-record yung movie o palabas na gusto niyo mapanood. Kasunod po, high definition video. Ito po maganda po kasi pag high definition kasi mas malinaw yung video kaysa doon sa naunang mga box na standard definition video. Exciting tong box na to. Tingnan natin kung ano po yung nasa loob. Yan.
Yung una po makikita natin, itong user manual. Yung mga serial numbers niya. Ito na po yung setup box. Ito na po yun. Wow. Linis. Yun pa po dito sa ilalim. Tingnan natin. Ito na nga yung power adapter. Ayan. Bago yan. Ito yung mini audio video cable. Yung sinasabi kanina. Ito po yung ginagamit pag yung TV ninyo picture tube. Ito po yun. Remote control unit. Tsaka batteries. Dalawang piraso. At panguli yung high definition multimedia interface cable. Ito po yung HDMI cable. Yan po. Ito naman yung ginagamit pag flat screen yung TV ninyo. Kasi mas malinaw to dun sa ito, mini audio video cable na ito. So, pag flat screen, ito yung gamitin, yung HDMI cable. Pag picture tube, ito po yung ginagamit. Yan. Yan na po yung inside the box ng ating nabiling Signal HD Digital TV Box. Pag-usapan natin ng konti itong box. Ito yung mukha niya. Meron siyang cellophane dito. Pwede niyo naman itong tanggalin pag nasa bahay na ninyo, naka-install na para malinaw yung display. Dito po ninyo makikita yung power indicator na lead. Dito po. Dito naman banda yung time. Hindi ninyo makikita yung oras. Maganda din yung box na ito. Kasi pag nasira yung sira yung wall clock ninyo, mayroong oras na makikita dito maliban sa channel number. Yan. Dito naman sa top portion ng box, ito po yung power button. Program plus. Ito yung program minus. Volume plus. Saka channel minus. Kung nasira yung remote ninyo, pwede kayo dito. Ito kayo pipindot, pipili ng channels. Dito din ninyo kukontrolin yung volume. Yan. Tingnan natin yung likuran niya. Ano-ano po yung nandito. Una po makikita natin, ito po yung RF in. Dito po ikakabit ninyo yung wire na galing po dun sa parabolic dish ninyo. Yan, dito po. Dito naman, yung EV, mini EV cable. Ito po. Yan. Pag di po flat screen yung TV ninyo, yan. Ito po. Salpak nyo lang po dyan. Kailangan baon yan. Kailangan baon talaga yan. Yan. Ayan. Tapos, ito po yung papunat sa TV ninyo. Hanapin nyo lang po yung audio-video in. Minsan po, may sa isang TV, may dalawang video in. Pwede po doon yung ikabit alin man doon. Yung kasunod naman, is PDIF in. Ito po yun, no? Pag meron po kayong digital audio system, magagamit nyo ito. Hanapin nyo lang din po yung kakulay ng input nito doon sa digital audio system ninyo. Yung kasunod po, HDMI port.
Udyo video out din ito. Dito yung audio saka video mas malinaw. Ang ginagamit dyan, ito po yun. Yung HDMI cable natin. Inatanggal po lang kasi yung takip. Ito. Tapos, yan. Diin lang po ninyo. Alayin ng konti. Kailangan po nakadiin yan. Yan. Tapos, ito na po yung sa kabila. Doon po ninyo i-connect. Doon po ninyo i-pasok doon sa HDMI in ng inyong TV. Karaniwan sa mga flat screen TV, dalawa, tatlo po yung input. So, piliin nyo lang po yung HDMI input na mas madali ninyo ma-access. Yan po. Yung kasunod naman po eh, USB to. Ito po yun, no? Dito po yung personal video recording. Dito po ninyo i-saksak yung USB plus memory ninyo para sa recording. Yan. Dito naman po, USB din. Ang gamit naman po dito ay para sa software upgrade ng box. Ito po. Yung kasunod po, EIR port. Pag mayroon po kayong IR extender pero hindi po kasama nito, ito po ninyo ilalagay. And lastly, ito po yung jack ng power adapter. Ito po. Ito po yung power adapter niya. Yan. Yung power. Pasok nyo lang po ganyan. So, kabisado nyo na po yung box ninyo na bago. Wow. So, excited na po kayong mapanood. So, tuturo ko naman sa inyo paano ito ilagay dun sa TV ninyo. Don't forget to subscribe para sa kasunod na po ng mga videos regarding po sa satellite TV ninyo. Sana po'y nakatulong po sa inyo ng konti. Paki-like na lang po yung video. Saka kita-kita po tayo sa sunod na mga videos natin. Salamat po!